back na pwede mag-stay. So, na, gaya na sabi ko kanina, na ang naging compromise na lang namin, may portion ng museum na rotating ng exhibits. Kasi gusto ko sana yung lahat na bigay sa amin, mag-display all at the same time. Pero imposible eh. Imposible dahil sa dami, kasi mag-ibula. So, ano naman yun? At tingin ko ito give people reason to come back. Na every month nag-iiba yung exhibits, lalo dun sa isang room dito. Ang kagandahan kasi nito, talagang bayanihan siya eh. Yung paggawa ng museum, yung mga artifacts na nandito, hindi galing sa amin. Galing talaga siya sa lahat na tao ng Tumbag. Not just during the campaign, pero yung mga artists na very active na during the campaign, hanggang ngayon, katulog pa namin sila sa pagpulit. Gaya nitong room kung asan tayo ngayon, yung buong room na to, pati yung installation sa taas, ito yung room nito, na si Robert Alejandro, yung entrance, saka yung patio ngayon, yung si Angie Sanyon, meron din siyang ginawa dun sa may sa patio, yung si Kevin, talagang nag-check sa buhay dito, tapos yung grupo ni Nabeta, na Marcos Tignani, merong wall na nakalaan sa kanila, pero hindi, para gagawin pa na ngayon. So, yung Marikina mural artists, kabahagi sila. So, yung kabutihan lang nito, ano talaga siya? Ang baga ng maraming tao. So, ma'am, hindi natapos sa elections itong inyong mga story, Actually, yung pinaka-intent, pinaka-intent sa akin ito na may mapanggilang lang. May mapanggilang lang yung lahat na naipon namin. Parang ano din kasi sayang kung itatago lang namin siya sa storeroom. Pero habang ginagawa na to na ang dami pa rin tao na gusto tumulong, nag-evolve na yung meaning niya eh. And hindi na lang siya display yung mga naipon. Pero isang lugar siya na patuloy yung pag-aambag ng tao. Whether kasama namin during the campaign or hindi, welcome dito. Kasi kaya nga siya museo ng pag-asa. Kasi yung pag-asa na nadala natin na lahat tayo maging bahagi ng pagpapakutin ng pansa natin. So sana ganun yung maramdaman no, kahit hindi natin kasama during the election. So welcome sila dito, welcome sila Pag-ambag. In fact, yung mga different na mga art group of artists na invite natin na magawa sila ng events dito. Para sanctuary siya. Sanctuary ng iba't ibang mga gusto na patuloy na Ma'am, how do you feel kapag nakikita niyo yung mga campaign memorabilia? Do you feel nostalgic kapag... Sobrang nostalgic yung feeling. Pero ano siya, parang happy kind of nostalgia. Lalo na pag... Kasi marami tayong mga monitors dito. Pag nakikita ko yung mga scenes from the campaign, tapos naririnig ko yung mga tuktors yung nakakampaign, sobrang saya. So, parang nare-relieve yung feeling mo during the rallies. Hindi siya malungkot in the sense na malungkot dahil natalo. Hindi eh. Baliktad. Baliktad kasi pag pumasok ka lang. Ako, everyday ko ito nakikita kasi nakita ko kung paano sinimulan. Pero yung effect sa akin, pareho. Na every time narinig ko yung kanta, nag-relieve ko yung dati. Tapos, tingin ko kasi parang at no other point in our history. Yung coming together talaga ng mga creatives nangyari. So, ito parang, ano din, showcase nila. Showcase ng creativity ng maraming tao. Ma'am, sundot lang ako lastly. Ma'am, it's too early to tell pa naman. Pero do you feel ma'am yung making a comeback in politics ma'am upon seeing this sa... Ang dami pang pwedeng mangyari. Kaya ngayon, ang buong focus ko nasa Katipan. Yung buong focus ko nasa Katipan. In fact, nawala ako ng 10 days, nasa Bicol ako. Kasi marami tayong sinimula ng mga projects doon on education, health, nutrition. Nag-inaugurate tayo ng mga housing programs. Tuloy-tuloy yung paggawa ng Angat Buhay projects. Pero ako kayo kasi nai-inspire ako kasi akala ko mas magiging mahirap ngayon na wala na ako sa pwesto. Pero parang mas nagiging magaan. Mas magaan siya in the sense na ang daming tao gusto ko. Yung klase ng volunteers ngayon, wala ito na nasa politika. Of course, may volunteers dati. Pero ngayon kasi parang organized yung grupo ng mga volunteers. Na
akin very inspiring na nakikita ko na hindi naman kailangan yung position so far very cooperative yung mga government offices sa atin. Yun lang naman yung ninanais ko na sana hindi tingnan yung mga buhay na kalaban kasi tayo naman hindi tayo nakikipag-kompetensya pero nag-fill in lang tayo ng gap so gusto lang natin ng supplement. So yung buong energies ko na tayo. Alam mo ba kung ilang pieces yung melody mo? Ilang pieces? Ilang Arthur's melody? Tapos, ano po dito yung favorite niya? Wala yata akong bilang. Ang meron kaming bilang yung paintings. Kasi yun talaga yung pinakamarami. Yung paintings, a little less than 1,000. Pero ngayon na nandito na kami, marami pa nag-ibigay. So kung naalaman nyo, meron tayo fundraising July 1. Na yung ibang paintings, dinenta natin para meron tayong seed money na meron pa tayong mga tinira. Marami pang requests na magkaroon ulit ng phase 2 ng fundraising. Pero tayo, ang inaisip muna natin, hiramin natin. So, nanonood yung mga nakabili. Hiramin natin for a month kasi gusto pa din natin i-showcase sila sa business. Kung yung paintings a little less than 1,000, siguro ngayon baka umabot na ng 1,000 sa dami pa ng nabibigay. Yung naka-display dito, konti na. Pero syempre, merong, hindi naman favorite, pero merong mga iconic. Iconic in the sense na pag nakita mo, alam mo kaagad na during the elections. Halimbawa, yung painting ko na, hindi ko alam na naalala niyo, parang naka-long skirt ako na parang yung top na naka-chinelas. Nandiyan yung original. Naka-display siya. So pag nakita mo yun, iconic yun kasi ginawa yung during the elections. Tapos yung mga paintings ni Robert Alejandro, may mga prints na naka-frame. Nandun naman sa totem room. Iconic din yun. Kasi pag nakita mo, alam mo ka-agad na campaign. Pero siguro kung merong favorite yung mga galing sa iba't ibang probinsya. Ito yun, pagpasok mo dito yung isang malaking cabinet dyan. Yun yung mga display galing sa probinsya kasi every time makikita ko siya, siguro yung iba hindi alam yung meaning pero ako alam ko. Kasi halimbawa yung sandok na malaki galing sa Pampanga. Parang naalala ko kung kailan yung binigay, ano yung occasion. Tapos yung mga surfboard, meron dyan galing Siargao, meron galing Moronga. Yung bisikleta, pagpasok mo, iconic yan sa akin dahil yung Riders for Lenny halos sila yung umpisa ng museum. Yung motor na sinakyan ko, ayaw kay Sherwin, dinonate sa amin. Nandun sa may garage, makikita nyo yun. Yung jeep na ginawa ng journey na kami, dun-donate din sa angat buwan. So, yun yung mga pieces. Tapos yung mga maliliit, makikita nyo yun. Yung mga ribbons, yung mga crochet na mga items. Makikita nyo yun na parang kaya siya very valuable kasi ano talaga siya gawa ng kamay. Hindi siya yung parang pinagawa lang. Pero pinagpaguran talaga siya ng mga nagbigay. Okay na po. One last question, ma'am. How was your meeting with Secretary Tulfo? And how Angat Buhay will have a collaboration with the DSWD? Okay, so okay yung meeting. Nag-request talaga kami ng meeting kasi syempre kailangan natin yung meeting para mas pag-collaborate kasi yung private sector sa government ang dami magagawa. And thankful kami na ganun din yung pag-premier ni Secretary Tulfo. Thankful kami na hindi kami tinitira na nakalabor. Thankful kami lang. Ang tingin niya din, marami kami magagawa na kumagtulungan kami. So yun lang naman yung sa chat. Sobrang warm welcome sa amin. So yung papasalamat. Thank you, ma'am.